Sa ibang mga balita po, aprobado na ng Bicameral Conference Committee ang mga pagbabago sa Anti-Money Laundering Act. May live report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jiggy, ni-ratify na ng Senado ang panukala na nag-aamyenda sa Anti-Money Laundering Act para bigyan ng kapangyarihan ng Anti-Money Laundering Council na mag-imbestiga sa bank accounts ng hindi pinapaalam sa depositor kapag pinahintulutan ng korte. Ang naturang panukala ay produkto ng Bicameral Conference Committee hearing ng mga senador at kongresista kaninang umaga. Sa ilalim ng panukala, ang Court of Appeals pa rin ang natanging korte na may kapangyarihang maglabas na freeze order sa assets ng mga pinaghihinalaang sangkot sa money laundering. Minamadali ngayon ng Kamara at Senado ang pagpasa ng AMLA Amendment Bill alinsunod sa hinihiling na International Organization na Financial Action Task Force. Kailangan maipasa ngayong buwan ang nasabing AMLA Amendment Bill, ang Anti-Terrorist Financing Bill at ang isa pang bill na nagsusulong sa pagpapalawak ng sa predicate crimes para sa money laundering para hindi malagay ang Pilipinas sa blacklist ng Financial Action Task Force. Kung malagay kasi sa blacklist ng Pilipinas, nahihirapan daw ang mga overseas Filipino workers na magpadala at makakuha ng pera dahil bupusasiin ng maigit ng mga bangko sa ibang bansa ang mga pinansyal na transaksyon papasok at palabas ng Pilipinas. Ayon kay Senador Tinji Quincona, dahil malabong mais sa batas ang dalawa pang natitirang panukala bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso ngayong linggo, susulat daw ang AMLAC sa Financial Action Task Force para hilingin ang bigyan ng karagdagang panahon ng Kamara at Senado para ipasa ang mga ito. Ayan muna ang latest pa dito sa Senado, Jiggy. Maraming salamat, Jam Sisante.